Ano kayang mayroon sa pangalan? Matapos ang ikawalong araw ng pagkapanganak ni Elizabeth, ang sanggol ay kailangang tuliin. Ito ay ayon sa tradisyon ng mga Hudyo, na pagkatapos ipanganak ang bata, ikawalong araw ay ang kaniyang pagtutuli. Ang pagtutuli ay tanda ng pakikipagtipan ni Yahweh sa kanyang bayang Israel. Ito ay ginawa simula pa nung panahon ni Abraham. At ito yung pinagkaiba ng bayan ng Israel sa ibang mga bayan na nakapalibot sa kanila. Tanging ang bayan lamang ng Israel ang bayang nagpapatuli noon, sapagkat ang pangako nila sa Diyos sa kanilang pakikipagtipan sa Kanya na sila ay magpapatuli. Kaya't naging tradisyon sa bayan ng Israel, sa ikawalong araw, tutuliin ang sanggol. At sa pagtutuli ng sanggol noon, iyon din ang panahon ng pagbibigay ng pangalan sa Kanya. Dito ipinapakita ang kahalagahan ng pangalan. Ang isang tao, malalaman mo ang edad sa kaniyang pangalan. Huwag na po tayong mag-example, baka po mayroong masaktan. Ngunit kapag tinanong ninyo ang tao, ano ang pangalan niya, malalaman na agad ninyo kung kailan siya ipinanganak. Ang pangalan ay isang magandang regalo din naman sa atin na namana natin sa ating mga magulang. Sapagkat ang pangalan na mayroon tayo ay mga pangalan na dadalhin natin, bibit-bitin natin hanggang sa kamatayan natin. Kung mayroong maiiwan sa atin na nakikita ng mga tao, iyon ay ang mga pangalan natin sa sarili nating lapida. Kaya naman, paalaala sa mga magulang, bigyan ninyo ng magandang pangalan ang inyong mga anak. Huwag ninyo silang bibigyan ng pangalan na maaring maging dahilan ng panunokso sa kanila o pagtatawa sa kanila. Bigyan ninyo sila ng disenteng pangalan. Muli, ayoko pong magbigay ng mga halimbawa. Pero ngayon, kapag nagbibinyag ako, makikita ninyo kung ano-ano ng pangalan ang ibinibigay sa bata. Hinihintay ko na lamang na sa mga darating na mga araw at sa mga darating na buwan na mayroon akong binyagan na ang pangalan ay COVID-19 o dili kaya ay TikTok. Huwag naman po ninyong papangalanan ang mga bata ng mga pangalan na iyon. Sa ating ebanghelyo, nagulat ang mga tao nang sabihin ni Zacarias na Juan ang ipapangalan sa sanggol. Bagamat ang pangalang Juan noong panahon na iyon ay isang sikat na pangalan at common name sa kanila noon. Ngunit wala't ni isa sa kanilang kamag-anak ang mayroong ganoong pangalan. Kaya't ang tanong ng bawat isa, dahil bago ang pangalan sa kanilang angkan ng pangalang Juan, ang tanong nila, magiging ano kaya ang taong ito? Ang bawat pangalan ay nagpapaiwatig ng ating kakanyanan at gayon din naman ng ating misyon. Ng ating kakanyanan na si Pedro ay iba kaysa kay Juan. Si Juan ay iba kaysa kay Andres. Si Andres ay iba kaysa kay Santiago. Ang bawat isa ay nagkakaroon ng kanya-kanyang kakanyahan ayon sa ating pangalan. Kaya nga sa Biblia, kapag binasa natin, mayroong iba't ibang mga pangalan at ang mga pangalan nila
ay tumutukoy sa kanilang misyong gagawin. Halimbawa, ang pangalang Abraham, ang pangalan na ito ay nangangahulugang Ama ng Marami, sapagkat ipinangako kay Abraham na siya ay magiging ama ng kasindami ng bituin sa langit at ng mga anak na kasindami ng buhangin sa dalampasigan. At ngayon, kinikilala natin si Abraham bilang ama ng lahat ng sumasampalataya at kumikilala sa Diyos. Ang pangalang Moises ay nangangahulugang mula sa tubig, sapagkat si Moises ang magiging dahilan at sa pamamagitan ni Moises, ililigtas ng Diyos ang kanyang bayan sa pamamagitan ng pagtawid sa tubig o sa karagatan. At ngayon ay ang pangalang Juan na ipinapakita sa atin na ang Diyos ay mapagpala, ang Diyos ay maawain. Iyan ay sa pamagitan ng paglingap ng Diyos sa mag-asawang Elizabeth at Juan. Ipinapakita ngayon ng Diyos ang kanyang awa at tabag sa buong bayan ng Israel. Mga kapatid, sa ikawalong araw na ito ng ating simbang gabi, pinapaalalahanan tayong lahat. Alagaan natin ang ating pangalan. Ingatan natin ang ating pangalan. Huwag mong bibigyan ng kahihiyan ang iyong pangalan. Huwag mong ilalagay sa alanganin ang iyong pangalan. Tayo ay tinawag ng Diyos sa ating pagkabinyag ayon sa ating pangalan. At sa pamagitan nito, binibigyan din natin ng kadakilaan ang Diyos. Ang Diyos na tumawag sa atin at ang Diyos na nagmamahal sa atin. Kaya nga, kapag dinungisan natin ang ating pangalan, dinudungisan natin ang ating pagkatao. Kapag niyurakan natin ang ating pangalan, niyuyurakan natin ang Diyos na tumawag at tumirang sa atin. Ngayon, anong mayroon sa pangalan? Dalawang bagay lamang. Una, kabanalan ng ating pagkatao. Ikalawa, ang misyon na ating gagawin. Amen.